Hello Pisces! Welcome or welcome back sa mga bago dito. Don't forget to subscribe ha and tap the bell icon. Para sa may gusto naman ng private reading guys, dumiretso kayo sa Purple Tint Facebook page. Doon po kayo mag-PM kung magbubo kayo or mag-inquire. Lahat ng kailangan yung details, pati yung link ay nakasulat sa description sa ilalim nitong ating video. So dahil ito ay collective reading guys, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. No? At kung meron mang mga cross-watchers dito, you are very welcome po. Basta nag-i-enjoy kayo dito sa ating channel, sa ating mga readings. So, ano kaya itong mga blessings na maaaring ma-receive mo or paparating sa iyo, Pisces, ngayong July? The Fates. Wow, baka ma-meet mo na si Tadhana, yung nakatadhana para sa iyo. Ewan ko, biglang pumasok sa isip ko yan. O, baka naman nangangamoy, ano na to, yung si Tadhana ma-meet mo na. Okay? Basta may mga bagay dito na nakatakdang mangyari sa iyo and nararamdaman ko na ito yung mga good stuff, no? Kung ano man tong mga destined or tong fate na ito. Ito yung magagandang bagay or magagandang connection na paparating sa iyo. No, mga blessings. Basta na feel ko pwedeng iba sa inyo nakatadhana na ma-meet nyo yung person na makakasama nyo pang habang buhay. Para dun sa mga singles dito, ha? So, ayan. Isa yan. Or mahahanap mo na yung dream, ano, halimbawa, yung dream job ninyo or mahahanap nyo na kung ano talaga yung gusto, ano ba talaga yung passion mo sa buhay, ano ba talaga yung gustong-gusto mong gawin, yan yung passion, yung iyong true north. Okay? Or kung ano man yung magbibigay sa inyo ng fulfillment or happiness, no? Ito yun. At yung iba sa inyo, meron lang kayong malakas na sense ng knowing, no, na it's as if very certain kayo dun sa mga bagay. Kumbaga, ma-feel nyo agad kung itong bagay na to pang matagalan, temporary, or ma-feel ninyo kung itong bagay na to dapat ninyong pagtiwalaan or hindi. Basta meron lang malakas na pakiramdam dito, no? Kumbaga parang ikaw ay gifted na malalaman mo lang agad-agad yung mga bagay na nararapat para sa iyo or yung mga bagay na hindi. Okay? O ma-feel mo when to go or not to go, ano yung when to say no, when to say yes. Yan yung mga ganyan. Basta meron ka lang malakas na sense ng pakiramdam or parang alam mo na agad yun. Parang alam mo na agad. May kahit na basta mahirap explain eh, parang yung mga bagay na alam mo, sure ka agad sa sarili mo, parang ganun. And yung iba makareceive yung blessing is peace, okay? Kapayapaan sa sarili mo man ito, peace of mind man ito, or yung peace na sa mga relationships ninyo, no? So kung meron man ikaw mga bagay na ay mga tao na nakasama na loob or yung mga tao na kailangan magkabati, yan, ito yun, no? Magkakabati yung mga dapat magkabati dyan, yung mga nakasamaan mo ng loob, magkakaayos kayo, manunumbalik yung dating ano ninyo, yung samahan, okay? Basta manunumbalik yung peace, no? Yung iba mawawalan na yung mga mawawalan na yung mga worries ninyo, mapapalitan ng peace of mind. So kung dati dami yung guilt or may mga na-feel kayo na mga hindi, parang yung mga yung feeling na hindi ka matahimik or basta lagi ka nag-worry or laging may heaviness sa puso mo, yung mga feelings na ganun, o ano man yung mga causes noon, yun na yung mag-i-end and mapapalitan niya ng peace, no? So itong peace na to is very important kasi hindi ito nabibili ng pera. 'Di ba? Alam naman natin, kahit marami tayong kadatungan, hindi na nabibili ang peace of mind.
So, kahit na hindi ka ganun kadatong, basta may peace of mind ka, makatulog ka ng mahimbing, di ba? Time for a nap. Ito na yung big break na hinihintay nyo, no? So, isa sa mga blessing na marireceive ninyo, Pisces, is to be able to regenerate, to recover, to magkaroon ng time para sa sarili ninyo, no? Ito na yung break na hinihintay ninyo. Kung gusto ninyo ng period na magiging ano muna kayo, yung kasi minsan, 'di ba, pag kailangan natin laging kumilos, may mga bagay na compelled tayong gawin, pero may time na kailangan nating magpahinga. Hindi ko alam kung anong tawag doon, burnout ba 'yon? Basta merong time na kailangan nating ibigay sa sarili natin yun na yung period na wala muna tayong gagawin. Kumbaga, sa umaga, example, yung maghapon busy tayo. Depende kung ano yung buhay mo eh. Kung ikaw ba ay housewife, ikaw ba ay kung ano man yung profession mo, ano man yung trabaho mo, or yung daily routine mo, or pinagkakaabalahan mo araw-araw. Di ba sa umaga, Ako, observation ko. Halimbawa ako. So, umaga, di ba, yung may mga moments na nakababang nagkakape ka, yun yung time na makakapagtulala ka. No, na may luxury ka na, alam ko, hindi lahat may luxury magtunga nga, no, wag maging sarcastic. Pero, ang ibig ko lang sabihin doon, ito yung mga moments, yung pause na kinakailangan na ng soul natin for our well-being. No, na kailangan, may time talaga na gusto mo, nakatunga nga ka lang. Wala kang iniisip. Yung nakatingin ka sa dingding, di ba? Ewan ko kung napipicture ninyo, guys. Yung tamang nagkakape ka sa umaga, nakatunga nga ka dun sa labas, sa garden mo, o basta sa bintana. Yung mga, yun. Eto yun. No? Kasi iba sa inyo, siguro gusto nyo magpahinga eh. Kailangan talaga magpahinga. No? Eto na yung moment na yun. Whether kung ano mang magpapahinga ka about saan, pahinga tungkol saan, ikaw ang nakakaalam niyan. Kung ano yung pahinga na kinakailangan mo right now, okay, this July, ito yon, maa-achieve mo yon. May bibigay mo sa sarili mo yung ano na to, yung break na ito, itong pahinga na to, itong period of inactivity. Okay? And also, matatapos na yung mga unfinished businesses na meron ka. Kung ano man itong mga bagay na to na walang closure, naputol, hindi nag-continue, yung mga hindi mo natapos, na-accomplish, ma-accomplish mo na this July. Okay? Maliit na bagay man or malaki. Okay? Eto na yun. O at least, magkakaroon na ng ano, na masasettle nyo na, matatapos nyo na yung mga dapat nyong tapusin. O diba? Laking blessing para kasi naiipon din kasi yung mga ganyan eh, no? May nagkakaroon ng blockage pag maraming mga unfinished business. Kasi hindi ka makakaalis dun sa sitwasyon na yun hanggat hindi mo na natatapos yung, kumbaga, yung mission mo hanggat di mo nagagawa, hindi matatapos yung mission na yun. So, dapat matapos mo yung mission na yun, matapos mo yung dapat mong tapusin bago ka makapagsimula uli or bago ka makapag-move sa susunod na ano na chapter dapat mong bigyan ng focus. Okay? And also, pinakamaganda is the happy card. Okay? May mga moments itong July na talagang magiging very, very happy ka kasi double happy. Happy as in. No? So, itong July, ang energy mo ay happy lang. Okay? May mga bagay na magbibigay sa iyo ng matinding happiness itong July. Yun yung nafe-feel ko dyan. Yung iba sa inyo, mas pipiliin nyo lang siguro maging happy instead na maging nega. Magiging very positive yung energies ninyo, yung mood ninyo uplifted. Palagi lang kayong happy. Yun, yung ganong energy. Okay? So, ang ganda. Pisces. Okay, pwedeng isa pa. Pwedeng kahit na anong mangyari, hindi nila
may spoil yung happiness mo. Ganun kaka-positive na yung July Pisces. No, na no one could ever steal your happiness, or walang kahit sino man na makakahadlang dyan sa happiness mo, or walang sino man nang makakasira niyang happy mood mo. Okay? Yan yun. Ang ganda-ganda. Kahit may pampabisit yan sa harap mo, paulit-ulit ka niyang bisitin, hindi ka mabibisit kasi happy ka eh. Hindi niya mananakaw yung happiness mo ngayong July. O diba? Lily, so expect nga, ano, magiging mahalimuyak ikaw. Ang ibig sabihin, napakabango mo itong July, Pisces, na maraming maa-attract sa'yo, no? Whether it's an admiration, na romantic, or humahanga mga tao sa kakayahan mo, kung ano man meron na hinahangaan nila sa'yo, no? Basta, expect na mabango ka itong July, na attracted sa yung mga tao, na-admire ka nila, natutuwa sila sa'yo. Kumbaga, yung spotlight is nasa sa'yo, no? In a good way. Kasi minsan na spotlight tayo na hindi maganda eh. So, ayan. Yan yung sa mga blessing na marireceive mo. And, may mga maa-unlock ka dito. Wow, ang ganda. So, pwedeng ito ay mga solution sa problema mo. Remedyo, yan mga kung ano man yung missing sa iyo, yung kulang sa iyo, mahanap mo yun. Marireceive mo yung July. Okay? And pwede may mga ma-unlock ditong mga misteryo or secrets. Basta may mga magbubukas para sa iyo. Pwede may magbubukas na opportunity. Pwede may mga marireveal. May mga magbubukas para sa iyo. Okay? Mahanap yung mga nawawala, makukuha mo na yung kung ano na lang yung kulang sa iyo, marireceive mo na. Ayan. Expect din na magiging mataas yung respect ng mga tao sa iyo, no? Etong July, magiging mataas yung tingin nila sa iyo. Alam mo 'yon, yung basta magta-transform yung paningin, yung treatment, yung paningin ng mga tao sa iyo itong July, no? May mga pagbabago pagdating sa ganyan, na kung dati ini-snub ka or minamaliit ka, etong July siguro, dahil siguro may achievement ka or magiging successful ka, kaya magbabago na yung paningin nila sa iyo. Or kung dati hindi kanila pinagkakatiwalaan, no? Or hindi maganda yung treatment sa iyo ng mga tao, expect mo ngayong July may magagandang changes pagdating diyan, no? Kumbaga, you will be treated kung ano yung deserve mo, no? Na treatment na marireceive, yun yung marireceive mo. Okay? Tingnan na natin yung closing messages mo, Pisces. For your closing messages, Pisces, you have recovery. Yan, makaka-recover ka na. Financial crisis man yan, health crisis, relationship crisis, or kung anumang mga situations na kailangan ng recovery sa buhay mo itong July, no? You will recover. And also, you have don't stop. So, malapit nang ma-achieve yung goal. Pwede nga yung July, actually, no? So, huwag mong tigilan. Gawin mo nang gawin yung dapat mong gawin. And siguro, itong July, ma-achieve mo na yan. And no, kung meron mga katanungan, this is a warning not to proceed. Or kung ano man yung tinatanong mo, ang sagot is no. Okay, Pisces, this is all sa mga nakuha natin. Kung ano yung magiging mga maaaring blessings na ma-receive mo ngayong July. Sana nagustuhan mo to, sana nag-resonate. Don't forget to comment, like, share, subscribe, and tap the bell icon. Take care, Pisces.